At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Okay Ka, Pili Ko, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Dasak na mga kampon ng kadiliban ang Inkantasya Magenta at kinakailangan ang tulong ng mga tagalupa. Di pababayaan ni Feli ang inang reyna niya, kaya pumunta siya sa kanilang kaharian at sumunod si Vicente at Uyo. Binigyan sila ni Ina Magenta ng basbas para hanapin ang tatlong medalyon. Dahil yun ang tanging makakapagligtas sa Inkantasya. Ah! Tingnan ko lang kung makakabuga ka pa ng apoy mo kapag tinamaan ka nitong hawak ko. Dapat mahanap na namin ang bahagi ng medalyon. Dalawa na ang hahanapin namin. Ito. Lapit ka pa. Lapit. Sige. Isa. Dalawa. Tatlo. Etong sayo. Vicente! Natamaan mo! Halika! Pumunta tayo sa kuweba na yon. Oo. Naka. Feli! Sa likod mo! Umiwas ka! Etong sayo! Ito ang sayo! Tantanan niyo kami, ah! Mga kampo ng kadiliman! Ito ang sayo! Ayan. Ayan, patay na sila. Kailangan na mahanap na natin ang pangalawang bahagi ng medalyon. Kailangan na mabuo na natin ito, Pele. Ha? Vicente, ano yun? Ha? Ang dami nila! Baka hindi natin takayanin! Problema ba yan? Takbo na tayo, Feli! Takbo! Dito tayo! Dito tayo magdaro! Bigis! Feli! Feli! Nakikita mo nakikita ko? Yung isang medalyon! Ayun o! Ha? Ang galing mo talaga, mahal! Lika, kukulin natin. Dahan-dahan. Ayan. Dahan-dahan. Kaya lang, ang taas hindi umabot. Teka, itong gagawin ko. Oh. Ayan! Nagpuno ko na! Iisa na lang kailangan nating hanapin. Yan ang pangatlo! Isa na lang ang kulang upang maging lubos na makompleto ang medalyon. At mabawi ko at mapalakas ang aking kapangyarihan. Alam ko at alam mo na nasa kay Magenta yun. Di ba, Feli? Nagkakamali ka, Satana. Wala na kay Ina ang medalyon. Pero teka, Feli. Yan yung isang medalyon. Yung suot niya. Ang galing-galing mo naman. Slight lang. Oh, hindi naman masyado. Meron lang konti. Ah, Magenta. Alam ko na nakikita mo ako at naririnig mo. Kaya ibigay mo sa akin ang bahagi ng medalyon. Kapalit ng iyong mahal na anak at itong tagalupa na kanyang asawa. Itong kamitlog na ito. Hihintay kita dito sa aking santuaryo. Ngayon doon! Oh, darating ako. Dahil may isa akong salita, huwag na huwag mong kakantihin ang aking anak. Naintindihan mo? Ikaw lang, Magenta. Ikaw lang ang pupunta dito at wala kang ibang kasama!
Bakit mo sila kasama, Magenta? Ang usapan natin. Sulong kang papa dito. Bakit mo sinama pa ang mga yan? Ibigay mo na sa akin ang medalyon na hawak mo at makakalaya kayo. Kasama sila. Ang laki ng ipinagbago mo, Isya Satana. Oo, ako nga. And you look very old. Isa, hindi ako si Isa. Walang Isya dito. Kung ba'y kilala kang Isya, wala na yun. Ako si Satana. May isa kang pagkakataon at nakikiusap ako. Bilang nakakatandang kapatid, magbago ka na, Satana. Magbago ka na habang may oras pa. Magkapatid pala sila? Siya pala ang naikwento ni Ina na nagrebelte at lumayas sa Inkantasya. Siya pala ang lumayas na kapatid. Walang nagkasala na humingi ng tawad, na hindi binigyan ng pagkakataon para magbago. Iwan mo na itong madilim na kaharian mo at sumama ka na sa amin. Hindi! Ayokong sumama sa inyo. Binigyan ko kayong lahat ng kanya-kanyang kapangyarihan. Ano? Pagkatapos, wala nang itinira sa akin. Alam mo naman na sa'yo binigay ni Ama ang pinakamagandang Inkantasya. Nung bata ka pa lang, pinatay mo ang mga hayop. Ba't ka talaga? Ano? Tama ka. Puro kayo dada. Panahon na para malaman ng buong mundo kung sino talaga ang mas makapangyarihan. Kaya Magenta, ibigay mo na sa akin ang medalyon. Ibigay mo na, Magenta. Agad na! Mahal na Satana, mahal ka laman, dumarating! Ano akala mo? Wala kaming kakampi? Na ikaw ang bida? Oh, you're getting hot, kapitid! Naku! Naglalaban. Dapat diligtas ko ang mag-asawa. Shhh! Dali mo! Huli ka na! Asang susi? Walang susi? Asang susi? Ayan nga yung susi, oh. Dali mo na, dali. Ayan na! Labas na dyan, dali! Kailangan na tulungan natin si Ina. Halika na, dali! Benda na. Dalihan mo, baka ikaw ang ikulog dyan. Abay, hintayin niyo ako. Hintay, ayoko makulog dyan, ah. Hintayin niyo ako. Ayun, may kalaban. Itong sa'yo. Ang tigas mo talaga! Hindi! Patayin mo yan! Saksakin mo yan! Dali, saksakin mo na baka! Hinuwalaan ka pa! Ay naman! Bakit ako? Hindi naman ako ang lumalaban ah! Hindi ka matay yan! Patalim yan! Teka muna sandali! Hinto! Itong sa'yo! Ayan! Ayos na patay ko! Proud na si Mama sa akin! Mama Bird! Proud ka na sa akin! Ako, bakit hindi kayo maubos-ubos? Pahigil muna kayo. Isa-isa lang. Masakit ng kamay ko, ha? Ito pa. Ayan na naman! Ayun! Napatayin niya! Naku! Saan kaya ako magtatago nito? Saan ako magtatago? Ayan! Ayaw ka rin, ha?
Ayoko na. Masira ang kagandahan ko dahil sa inyo. Ito pa. Ay! Naku! Nasira ang buko ko. Naku po. Teka. Akong bahala sa inyo. Masisira nyo ang aking magandang kuko. Hindi pwede. Ito ang sa inyo. Huwag ka lang madaldal dyan. Ha? Harapin mo ko. Dali mo! Yun lang pala eh! Halik ko! Naninipa ka pa. Hindi mo ba alam? Magaling ang trainer ko sa lupa. Kaya magaling akong manipa. Sakit ng sipa mo. Ito din sa'yo. Dami sila. Naku, paano kaya? Naku, paano kaya imainos tong mga to? Ayun na naman. Magsasampan ko kayo eh. Ganon, dito malam. Takbo na yung dana. Mama! Mama! Talagang kayo ay mga kampon ng demonyo. Di na kayo nagsitigil. Ay nako, sinisira nyo talagang mood ko. Ewan ko na lang pag ako ang naghalit. Itong para sa inyo, ha? Di ba sabi ko sa inyo, huwag nyo akong galitin. Kasi pag nagalit ako, magagamitan ko talaga kayo ng aking kapangyarihan! Talagang hindi maubos-ubos itong mga ungas na ito. Paano kayo dumadami? Vicente! Saluhin mo ito! Tatalon ako. Gagamitan ko silang espada na ito. Ito ang binigay ni Ina na Magenta. Ganito.
Eh, itong gagawin ko sa inyo! Oh, andiyan ako, Meli! Hintayin mo ko dyan! Tokmo na yun. Papatayin ko ang layo ng kantada. Kagad na mawala sila sa aming landas ni Satana. Wow! Kailangan! Nahanap po! Nandito ako! Ang anak ng kantada! Kailangan mawala kayo sa landas ko! Kapit po! Kapit po na ito! Walang makakatalo sa kabutihan! Kayo masasama sa ating mga inkantado! Ah, ikaw talagang tagalupa! Ah, hindi ka pa urong inkantado! Yun ang alam mo! Itong sayo! Ayan! Ito pa para sayo! Satana, magbalik loob ka na. Bakit mo ito ginagawa? Bakit mo sinisira ang Encantada? Bakit? Bakit? Dahil laging ikaw, ibigay mo sa akin ang isang bahagi ng medalyon. Ibigay mo sa akin! Di ko ibibigay sa iyo. Magkakamatayan muna tayo. Matigas ka, Magenta. Ito para sa iyo. Pagrinahan ang Encantada, Esha. Ay, nandito kami eh, para kay Magenta. Hindi ka magbawagi sa kasamaan mo. Ah, ganon ba? Ang mga kakampi mo nandito, no? Sige, magsama-sama kayo. Sige na. Esha, magbalik loob ka na. Magbalik ka na sa amin. Iwan mo ang lugar mo na puno ng kadiliman. Sa ayaw at sa gusto mo. Kung hindi mo lilisanin ang lugar na ito, ay ito ang matitikman mo. Akin ang medalyon mo! May panahon ka pa. Binibigyan pa kita ng pagkakataon para magbago ng isip. Kahit anong maibigan mo, ibibigay ko sa'yo, magbago ka lamang. Ay! Wait, sister! Hindi yan ang magiging paraan para magbalik loob ang ating bonsong kapatid. Oh, sige na nga. Agree na nga ako. Di ako interesado sa kahit anong ibibigay mo dito sa Encantada. Tangi ang medalyon lang ang habol ko. Hilingin mo na ang lahat. Huwag lang ang medalyon. Hindi ko yun maibibigay sa'yo. Hinding-hindi ko ibibigay sa'yo. Wala tayong magagawa. Mga sister, mga kapatid, wala na. Jose, asawa ko, bumalik ka na. Jose, magpapakabait na ako sa'yo. Jose, kailan ka babalik? Nagsisisi na ako. Bumalik ka na. Dabi,
Darling, ganito na ako. Nagbalik na ako sa dati. Dabi! Jose, nandito ko na nga. Dabi! Jose. Pinarusahan si Isha sa tanda ni Bajeta. At mula noon, inayos nila ang kapaligiran at ibinalik ang kagandahan ng Encantasia. Naging matahimik na ang Encantasia, kaya bumalik na sa lupa sina Vicente at Feli at masayang magkasama sa kanyang pamilya. At si Jose ay bumalik na rin sa dating katauhan. Naging masaya rin sila ng kanyang asawang si Damiana. Mag-aapo, hanggang dyan na nagtatapos ang kwento ng inyong Lola Sela. Mga giliw naming tagapakinig, dyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Okay Ka, Pili Ko, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Oscar Ora. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.